Ano yung pag-uusapan natin? Hindi ko alam, Derek. Nasa sa akin. Naubos na kanina yung usapan namin. Hello everyone! Welcome to Unmask Exclusive. And today, i-unmask natin walang iba kundi si Miggs Cuaderno, ating ultimate. Wow! Kagay! Hello po sa inyo po lahat. Maraming salamat, Dere, for inviting me sa show niyo. Wow! Anong grade mo? This year, grade 10 na po. Grade 10 ka na. You are 16 or 17, no? 16. Una tayong nagkatrabaho, you were 8 or 9? 8 po. 8 years old. So, ang lit-lit po niya. Papakita natin yung mga ibang pictures natin later. So, nabanggit ko siya yung aking star doon sa Purok 7. Balikan natin yung Purok 7. Sige, pag-usapan lang natin ng mabilis yung journey mo bilang isang actor from Purok 7 to. Anong natatandaan mo dun sa Purok 7? Nang unang scene sa Purok 7, yung parang nag-ano ako na. Ano po yung palayok po ba? Tama po ba? Tapos direct yung ano, yung lechon manok, yung ano po yun? Yung crackers na parang lechon flavor, naalala ko pa yun. Maganda rin yung scene na yun. Oh, isa yun sa mga pinaka, maraming nagkagusto doon. Lechon manok. Ito yung poster. Ayan yung ano po kasama si Tito Arnold. Tito Arnold. Hi, Tito Arnold. Hello po. Anong scene to, Dere? Yung nalaman niyo dun sa TV na patay na bibitayin pala siya. Ay, Dere, wait! Naalala ko, nandito pa yung plate. Yung pinasahin ko po sa inyo lahat. Nagugulat ka talaga. Ayan. No, dun sa peryahan na eksena, so, actual fiesta kasi yon. So, nung in-between break ba yun? Or... Before po tayo before tayo mag-take. Kasi nagpapagabi po tayo. Ay, nintay natin yung gabi. Naglaro siya ng yung mystery box. Tama ba? Yung magtatanya pa ng piso, tapos may ilaw, umiigot yung ilaw niya. So, nanalo siya ng... Ito, plato po. Ng plato. Tapos, pina-autograph niya sa mga... Nabura na! Ayan po si Derek Carlo. So mga ano to, 2013. Siyempre nung ginawa natin yung Purok 7, ang bata-bata mo, paano yung mga tumatakbo sa isipan mo? Bakit mo siya ginagawa? Bakit mo siya gustong gawin? Ano yung mga bagay na parang nahirapan kang gawin? Kailangan nandun pa rin siguro yung focus po nyo sa film. Serious low budget. Tayo. Kahit parang medyo mukhang parang laro na sa akin, siguro nasa isip ko noon. Pero nag-nosebleed ka noon, natatandaan mo yon? Opo. Kasi sobrang init noon direk sa ano eh. Sanay na rin naman po pag nag-nosebleed ako. Pero naalala ko po sobrang dami. Nakaparang limang tissue po ata ako na punong-puno ng dugo. Kami noon, kasi syempre first timer din ako na ano. Hindi namin alam kung paano i-manage kasi impulsive. Parang akala namin kaya natin lahat. Pero inaabot tayo ng madaling araw. Opo, naalala ko po yun, yung parang may isang scene ata doon, parang bumili ata ako ng ice cream. Axe, no? Yung parang ano po, kakagising ko lang po kasi hindi ko alam yung lines. May umaga pa rin. Opo, kasi ano lang yun, parang bago lang. Opo. Insert ano lang yun, insert scene lang yun. Joe, last minute sponsor yon. Ah, o yun product placement yun. So, siningit siya doon. Nawala, hindi talaga siya part ng scene. Kaya po pala, hindi ko rin alam yun. Wait mo, parang, mix mo takot ang sinipin na ha? Sa mga paborito ko doon na inuulit ko yung niregla ba siya? Ah, opo. Oo, naalala. Actually, yun, tulog ka doon. Opo, pero nakita ko sa film po yun. Ate, ano? Yung kumakain ng balot. Hindi talaga siya kumakain ng balot. Si Christelle, hindi din siya kumakain ng balot. Hanggang sa nagkaubusan na ng... Parang lima lang po ata yun, tapos naubos na po yung balot talaga po. Oo, tapos yung last na take niya, pinukpok niya ng ganun. Yung sabaw, tinapon niya. Okay, sige, pag-usapan natin yung pinakapaborito mong part ng Purok 7, Purok 7 Journey. Pagpunta ng Poland, sabi ka lang. Pumunta kami ng Poland kasi naimbitahan kami ng audition festival sa Poznan, Poland. So, picture ako niya. And direct. sa ano po to, 'di ba parang main square ata po nila? Oo. Nung Poznan po. Ayun yung oh my god, ang late. And direct. ito yung sa cinema po tayo full house. Ayan yung isa sa mga pinakagusto ko kasi full house siya. Opo. Tapos meron kang video din eh, nakuha ni Mami. Ito po, ito. Ayan, yung sa parang school.
Okay. Okay. Short kwento lang about dun sa Poland. Dahil imbitan kami ng festival. So usually, ang ginagawa na sa isang festival, pupunta ka dun sa fest, ipipresent mo yung pelikula mo, and then after that, magkakaroon ng Q&A. Pero dun sa Poland, ang ginawa sa amin, dahil Children's Film Festival siya, dinala kami sa mga iba't ibang schools kung saan nandun na yung mga estudyante. Tapos na silang manood, nandun na yung mga estudyante and may Q&A doon. Pero kahit doon sa sinihan, mayroon din. Meron din po. And punong-puno. The question that we have for you is whether you enjoyed working with Diana. Such a great sister. Yeah, she's a very good actress and she's so nice to me. And she's funny. Mas naalala ko nga po yung mga tanong ng mga bata doon. Bakit daw ang galing ko mag-English? Eh, hindi naman. Hindi naman ako magaling mag-English noon. Pero sabi po kasi nila, yung sa age ko, hindi pa daw nila pinag-aaralan ng English. Uh-oh. So, ano daw po, parang na, ano sila, mamangha. Namamangha sila. Kaya yung ano yung screening natin may nagsasalita. Opo, may nagda-dub. Live dubbing na. Ang galing nga po. Ano bang language ng ano? Polish. Polish. Oh, di ba? Pero pag ano, pagka Q&A kay, ano, kay Miggs. English. Diba? Sabi niya kaya, ano, bilis kaya. Tapos ito, meron pa tayo, direct naalala nyo to, yung nasa Singapore tayo. Okay, so dumaan din tayo ng Singapore para kumain nun sa may Merlion, tama po ba yun? Oo. Isa lang ito sa mga perks ng independent film actor na naiimbitahan sa mga film festivals. Yung pag nag-attend ka ng film festivals, marami kang mga nakikilalang actor, directors from other countries na ako hanggang ngayon, yung mga ibang nakilala ko before, nag-exchange pa rin kami ng emails. And yung mga ibang nakilala ko, pumunta ng Pilipinas. Ay, talaga po? Pumunta sa bahay. Dinala ko sa 100 Islands. Galing. Kasi yun yung malapit na ano namin. 8 years old ka nung nag-Purok 7 tayo, Miggs. Ano yung reaction mo nung nalaman mo na ikaw yung magiging star, lead star sa Purok 7? Actually, napaka-unexpected direct. Kasi parang bigla nyo na lang po ako na-call no, na mag-audition ako sa CCP noon. Pero direct na balitaan ko, hindi talaga ako yung role. Sorry, guys. Hindi, kasi last day na yon. Pinipilit ni direction na we have to wait for Miggs ano Cuaderno ganyan. Syempre ako hindi ko pa masyadong kilala si Miggs Cuaderno noon. So nag-allot kami ng additional day para sa mga accommodate yung mga hindi nakapunta. So kahit do sa last day na yon, ikaw pa rin yung last na pumunta, pauwi na kami. As in, wala nang pila, di ba, Derek? Wala na talaga. Wala, ako na lang iniintay. Oo, iniintay na lang namin siya. And eto, share namin ang video. Sige ha, kanyari. Hello, Julian? Hello, Nay. Kamusta po kayo dyan? Okay naman ako. Ikaw, kamusta ka? Okay lang po ako. Nay, kailan po kayo uwi? Basta malapit na, Julian. Uy, teka, sandali. Yung ate mo ba? Kamusta? Okay lang po siya. Hindi mo ba pinapahirapan? Hindi naman po. Uy, nang huli kami nag-usap ng ate mo, makulit ka daw. Julian, huwag mong papainitin yung ulo ng ate mo. Ha? Opo. Nay, sabi po nila, papatayin daw po kayo. Totoo po ba yun? Ano ba sabi ng ate mo? Hindi daw po. Sabi ni Itay. Hindi. Pero hindi ako papatayin. Pero hindi ko pa alam kung kailan ako makakauwi. Nay, sana po pauwi na kayo para makakita na po tayo. Tsaka hindi ko pa alam, anak eh. Kasi nawalan ako ng trabaho. Hindi ko pa alam kung kailan ako makaka-uwi. Kasi syempre, kailangan ko muna maghanap ng trabaho. Kailangan ko makapag-ipon. Medyo matagal pa, anak. Nay, sana umuwi kayo, ha? Miss na po namin kayo. Tapos hindi sumasagot yung nanay mo. Nay, okay lang po ba kayo dyan? Nay, hello? Sige, kausapin mo pa rin. Nay, baka tayo nang usapatin, Nay. Nay, bakit? Nay, hello? Nay, sagutin niyo po ako.
Nagawal po ba kayo? Ay. Ay, no. Hello, Nay. Beep, beep. Beep, beep. Naputol na. Baba mo yung phone, Miggs. Tapos tingnan mo lang. Oh, dar, ano yung process nyo direct nung pagpili sa ano sa parang lead nyo doon sa Purok 7? Doon sa casting kasi it's ano eh, wala kasing formula yung casting. More of ano talaga, gut. Gut feeling talaga siya. So nung ano yung tipong pagpapasok yung artista o papasok yung audition ni may ano kaya yung matataranta ka. Oh. Yung ganun. So kapag ka, bumitaw na siya ng line, shucks. Yun. Yeah, speaking of taking chances, taking opportunity, gaano ka-importante yung pag-alaga mo sa isang role kapag ka binigyan ka man? Ay, syempre, kailangan ko direct aralin na mabuti yung sa role. So, ayun, talagang kailangan mo mag-research, intindihin yung script. Kapag wala ka namang lines, basahin mo lang yung script para maintindihan mo yung story. Mahirap ba? Ano yung mga challenges pagka inaaral mo yung script mo? Siguro po kung yung backstory niya, kailangan yung gumawa ng sariling backstory nung character. Ang trabaho niyo na yun bilang actor, nabigyan yung backstory. So yung sinasabi niya na kung bago yung eksena, yung nasa script, ano yung nangyari? Ako bilang director, hindi ko yun inaano, binibigay ko na yun sa mga artista. Yun kasi yung mga gusto ng mga directors, na kapag kumuha kami ng mga actors, pupunta ka doon para mag-solve ng problem, hindi yung magbibigay ka. Oo, bibigay ng problem. So, ano ikwento mo sa kanila kung ano yung kanino mo, ano yung mga training mo, ano yung natutunan mo sa stage play kagaya nga po nasabi niya sa vlog ko. Subscribe po Miggs Cuaderno po. Kahit papaano na train naman po ako sa stage play na bawal magkamali kung nagkamali ka man. Mag-adlib ka, 'di ba po? Tsaka si Direk Mario J. De Los Reyes po yung mentor ko dati. Parang na-train niya po talaga kami nila Barbara na pagalingin yung sarili namin. Parang halimbawa, dati po tumitinaw kung san-san malikot yung mata ko. Bababa si Direk Mario, Miggs, ano tinitignan mo dyan sa ceiling? Naghanap ka ba ng butiki? Ano rin po yung mahalaga, di ba, din yung direct, yung trust mo sa director mo, tsaka yung trust ng director mo sa'yo na i-build yung relationship nyo, na mapaportray nyo yung role na yun. Miggs, nasigawan ka na ba? Or nasisigawan ka din ba? Opo, syempre, hindi naman, imposible pong hindi kayo masigawan sa set kasi pinagdadaanan niya ng actor eh. So sanay ka na, somehow pag nasigawan ka, hindi ka naman yung sensitive na magdadamdamin mo? Opo, or... hindi na. Kasi kahit si mami naman po, sinisigawan naman kami. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Bugbugin ka. Hindi, alam ko sinisigaw ni mami mo, bugbugin kita dyan eh. Magtaka ka kung yung director mo, pag nagkakamali ka, ay hindi ka kinokorrect. Sabihin. Oo. Sige, TikTok. Wala sasabihin na iba. Sige. Itatawid ka lang yung mga ganun. So, pag kami nagalit, may nag-correct sa'yo ng mga director, ganun, i-appreciate mo yun kasi actually para sa'yo yun. So, paano ba yun ma-achieve? Ano ma-advise mo doon sa mga bata, mga nag-a-aspire na mag-artista din? Ano dapat yung unang ginagawa? Well, syempre, kailangan nila mag-aral mabuti. Tapos, sa mga lahat ng chance ko ninyo na kasi minsan lang naman yan dumating, do your best sa lahat ng auditions kasi hindi lagi parang imbitahan ka or makakapunta ka sa auditions, once in your life lang yan. Don't waste your shot, di ba po? Tapos ayun, audition lang ng audition, huwag kayo mapagod at workshop lang lagi kasi ano yan eh, para sa craft nyo rin yan eh, para sa inyo rin. Dapat magtiyaga lang kayo. Kahit ako rin naman dati, nadating rin ako sa point na extra-extra lang talaga ako. So talagang pagdadaanan mo yon, walang shortcut doon sa bigla ka na lang bida. So magbabalik kami para sa part 2 ng ating Unmasked exclusive ngayon. Eh bale, magpapromote lang muna ako direct. Sana manood kayo ng vlog ko, youtube.com/miggscuaderno8. May vlog kami doon ni Direk Carlo kasama si Barbara Miguel at si ate ko, Julia Chua. At sana i-follow niyo ako sa Instagram, Facebook at Twitter, Miggs Cuaderno. Magbabalik kami para sa part 2 with Barbara Miguel and Julia Chua. Woo! Nandiyan na sila.